Boruto Naruto Next Generations, Boruto 2 Blue Vortex. Bakit nga ba worth it na subaybayan ang Boruto Timeskip kaysa sa Boruto Naruto Next Generation? Dahil nga maraming nagsasabi, ay akalain mo yon, may nanonood pa pala ng anime na to? Lah, buhay pa pala ang anime na to? Humihinga pa pala yan? Hanip kala ko wala na yung Boruto na yan. So ilan nga lamang yan sa mga trash talks na natanggap dito para sa Boruto Naruto Next Generations. Na hindi rin naman natin masisi mga pare ko yun, no? Dahil nga ang karamihan sa atin sa mga Naruto fans ay hindi naman talaga nagustuhan ang kwento ng anak ni Naruto na si Boruto. Well, siguro sa mga kabataan ngayon, eh goods na goods lang sa inyo yan. Pero based kasi sa mga Naruto fans na kinalakihan na talaga yung una pa lang, na base nga sa makita natin sa kwento ng Naruto kumpara sa Boruto, eh ibang iba na nga daw. Kaya hindi rin talaga natin masisi kung bakit nga talaga bumaba ang rate ng Boruto Naruto Next Generation. But let me tell you something guys, lalong lalo na dun sa mga nawalan na nga ng interest na subaybayan ng anime na ito. Mga pare koy, paalala ko lang na dahil nga tumigil na kayo dito, eh malamang hindi nyo na nga rin alam na nagbalik na nga ang original owner o author ng anime na ito. Na wala ngang iba kundi ito si Mr. Kishimoto na nagpaliyab nga din ng ating kabataan. At syempre alam ko rin na ang karamihan ay hindi nga napag-alaman na iba nga ang humawak ng kwento ng Boruto Naruto Next Generation. Kaya guys, kung papansinin, magkaiba nga ang kwento ng dalawang ito. I mean, Kenkoy nga daw kasi sa Boruto. Pati yung mga arc daw ay ang papangit. So yun guys, na may manangasabi ng ganun. Pero simple lang naman yun, no? Kasi nga dahil yun sa magkaibang author din ang humawak ng dalawang kwentong ito. Kaya parang hindi nga talaga nagtutugma sa mga fans ng Naruto yung naging takbo ng istorya ng Boruto. Na yung mga Naruto fans nga nanonood lang ng Boruto kapag nandiyan sila Naruto at Sasuke. Kaya nga kung papansinin natin, 'di ba? Isipin nyo, ang bumubuhat lang sa kwento ng Boruto generation is yung old generation pa rin na sila Naruto at Sasuke, 'di ba? Majority sa part ng story ng Boruto boring. Pero tignan nyo ah, sa tuwing nagkakaroon ng scene sila Naruto at Sasuke, eh doon nga nagkakabuhay yung kwento. Pag boring yung kwento, tas biglang nagkaroon ng laban sila Naruto at Sasuke, eh doon nga guys, kitang-kita naman na nagde-trending lagi. Halimbawa na nga lang yung laban nila Naruto at Sasuke kay Momoshiki, laban nila kay Jigen, at hanggang humantong kay Ishiki. So yung mga bakbakan na yun, no, yun yung laging bumubuhat sa kwento ng Boruto. Then the rest, eh puro boring na nga daw. Isang halimbawa nga daw is yung Code Arc. Mamen, tignan nyo naman, bilang lang sa daliri ang nakatiis na panoorin yung arc na yon. Dahil karamihan nagsilayasan na kasi napaka-boring daw. Kaya hindi nga rin talaga natin masisi ang karamihan na kung bakit nga sinasabi nilang clown itong Boruto Naruto Next Generation. So ngayon nga mga pare ko, malinaw naman siguro sa atin na kung bakit nga napakababa ng naging rate ng anime na ito. Kaya nga guys, kung papansinin nyo din dito sa channel natin, wala akong Boruto Next Generation na review. Dati may mga manga review ako pero kaperaso lang, tapos pinagdidelete ko rin. Siguro dalawang chapter lang ata ako ng Boruto Generation. Then after ng dalawang chapter, eh tinigil ko na nga rin agad yung pag-review sa anime na to. Kasi to be honest lang ano, ang masabi ko, in my own opinion, hindi ko rin talaga nagustuhan yung storyline ng Boruto. Ayoko talaga mga pare. Isa rin yan sa dahilan kung bakit huminto ako sa paggawa ng content dati. Yes guys, bago nyo ako makitang active uli dito, eh minsan na nga rin akong tumigil sa pag-upload ng mga content noon. Almost 7 months akong huminto o tumigil sa pag-upload ng mga video. Kasi napaka-boring nga ng Boruto. Tapos hindi rin kasi ganun kadali na umisip ng mga Naruto content. Kaya ang pinakamagandang i-content talaga is yung Boruto manga. Ngunit subalit datapwat ay napaka-boring nga talaga ng kwento nito. Kaya ang nangyari ay napabilang na nga rin ako sa almost 80% na ayaw ang kwento ng Boruto. Ayan nga ang honest opinion ko mga pare ko. Pero hindi naman ibig sabihin na pangit ang buong istorya ng Boruto mga pare, no? May mga ilang parte din naman ng istorya ng Boruto na okay din naman. May mga good so magandang part din naman ng istorya ng Boruto na kahit na wala pa sa eksena sila Naruto at Sasuke. So take note guys, hindi natin ibig sabihin na buong istorya ng Boruto ay pangit. Majority lang talaga. But now guys, kung ngayon ka pa nga lang nakabalik sa kwentong ito, eh bakit nga dapat na ipagpatuloy mo na ang pagsubaybay sa kwentong ito? Lalo't nandito na nga tayo sa timeskip. So ganito mga pare koy, nang pumasok na nga itong Boruto Timeskip 2 Blue Vortex, eh dito guys, sa totoo lang, grabe na buhay yung dugo ko. Ginanahan ako na gumawa ulit ng anime reviews, especially kapag Naruto at Boruto. At mas lalo pa nga akong ginanahan nung nalaman ko nga na bumalik na nga si Kishimoto at siya na uli ang hahawak ng kwentong ito. Kaya talagang na-boost ako para gumawa lalo ng mga Naruto review at ipagpatuloy ang Boruto content na dito lang nga sa Boruto Timeskip 2 Blue Vortex. So ngayon may nakuha naman na kayo sa binabanggit natin dito mga pare, no? Na kung bakit ngang dapat magbalik loob na tayo sa pagsubaybay ng Boruto pero dito na sa Timeskip dahil nga sinasabi ko sa inyo guys na hindi na kayo maboring dito. Sinisiguro ko sa inyo yan. Pwede na!
Alam nyo kung bakit? Dahil tulad nga sinabi natin sa nagdaan, yung ninja way na kinalakihan na nga natin sa Naruto dati ay muli ngang binubuhay ni Mr. Kishimoto. Although nandoon na nga tayo na kailangan nga na malakas na sila Boruto, lalo time skip na ito, pero to make sure na babalance pa rin, eh syempre ginawa ni Kishimoto na may mas malalakas pa nga sa kanila, like Shinju Gods. Natiyak na magkakaroon o mabibigyan na nga ng mga gandang eksena ang kwentong ito na sila Boruto at Kawaki na nga ang gagalaw. Na kaya masabi din natin na napakaganda nga din ng pagpasok ng time skip na yun nga ay yung pansamantalang pananahimik muna ng old gen like Naruto, Sasuke at Gaara para nga makaporma na talaga yung mga new gen. Nasa kagandahan pa nga nito ay in-apply pa rin ni Kishimoto ang ninja way na inumpisahan niya nga kay Boruto. Nadagdag pa nga natin yung sinabi ni Boruto kay Kawaki na kinakailangan pa nga daw nila na magsanay o magpalakas sa pamamagitan o pamamaraan ng ninja. At syempre ang pinakadahilan nga na kung bakit dapat ipagpatuloy na natin ang pagsubaybay sa kwentong ito at yun nga ay ang bagay na patungkol sa Jogan. Yes mga sir, ang hiwaga ng Jogan na napakaliit pa nga lang ng impormasyon ang nalalaman natin. So kung sumuko na tayo sa Boruto Generation, eh ibawi na nga natin dito sa time skip upang masaksihan na nga natin ng lubos ang buong kapasidad ng Jogan ni Boruto. Pero sa totoo lang no, hindi lang naman Jogan yung hiwaga dito sa kwentong ito eh. Kasi isipin nyo naman, napakaraming chapter pa ang dapat nating abangan dito. Ilang chapters pa ang dadaanan at maraming pangyayari pa nga ang magaganap dito mga pare ko. Na sa makita nga din natin, eh mukhang hindi nga talaga papayag si Mr. Kishimoto na madismaya ang mga naunang fans ng kanyang ginawang anime. Hindi niya hayaan o hindi siya papayag na yung ginawa niyang masterpiece eh gumuho na lang o mababoy na lang ng ganun-ganun. At syempre mga pare ko, dagdag pa natin na hindi na nga rin nahayaan ng author na lagyan na naman ng kung ano-anong mga kakengkuyan ang istoryang ito. Like mga robot at kanya-kanyang imbento na halos tabunan na nga ang natural na kakayanan ng mga ninja. At yung isang bagay pa na tinatawag nilang scientific ninja tool na kayang mag-release ng mga ninjutsu ng walang kahirap-hirap. Na dahil nga rin sa mga bagay na yan, yung mga ninja tuloy sa Boruto ay nagmukhang tolongges. Nagmukha tuloy ang pau yung mga ninja sa Boruto. Kasi imbes na lumakas sa natural na pamamaraan at pagkasanay, eh ang nangyari, iniasa na lang nila sa mga advanced technology. Na resulta nga na nagmukhang tolongges tuloy yung mga ninja sa new era. Na yun nga ay malayong malayo sa old era mga pare ko, di ba? Kaya tignan nyo yung old era. Sa pinakasimula ng ninja, sila Madara at Hashirama, natural power, natural strength, at natural skills ang ginagamit nila. Purong natural, walang halong chemical. Kaya nung umusbong ang panahon, eh nakita naman natin guys, boom, biglang halimaw. Kasi natural na proseso ng pagpapalakas ang ginawa nila. Natural na proseso ng pagsasanay. At hindi lang basta nakarely sa kung anong meron silang tinataglay na kapangyarihan. Kaya ayan nga din ang bagay na iniingatan ng author na wag nang muling mangyari. Yung mga kakengkuyan, hindi na papayag si Kishimoto na mangyari na naman yan. Lalo't napakaangas nga ng pasok nitong Boruto 2 Blue Vortex. Isipin nyo naman mga pare ko, kahit pansamantalang itinabi muna sila Naruto at Sasuke, eh patuloy pa nga rin na pumapatok yung bawat chapter na inire-release nitong time skip Boruto kada buwan. So di ba mga pare ko, napakaangas. Eh baka Mr. Kishimoto yan. Kaya from this to this. Yes mga sir. At hanggang dyan na nga muna tayo at maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi mga pare ko, hanggang dito Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.